So 75% ay hindi alam kung anong purpose nila. Mahirap malaman to, pero meron tayong 10 questions and tips. Number one, tingnan mo to ha, isulat natin lahat. Number one, what are your strengths? Saan ka magaling? Ano ba binigay ni God sa'yo? Magaling ka ba magsalita? Maganda ugali mo? Matalino ka ba? O malakas ka ba physically? Gwapo ka ba? Ano meron? Meron kang strengths eh. Kung ano yung strength na binigay sa'yo, baka nandun din yung career at purpose mo. Okay? Number two, saan ka masaya? What makes you happy? Masaya ka ba mag-entertain ng tao, artista? Masaya ka ba mag-drawing? Masaya ka lang ba mag-isip? Masipag ka lang ba? Gusto mo ba tumulong? Ano bang gusto mo? Diba? Ano yung what makes you happy? Ito kasi nagbibigay ng energy eh. So tingnan mo strengths mo, ano nagpapasaya sa'yo. Number three, kung pupwede, lalo na sa kabataan, huwag muna mag-focus sa pera o instant gratification. Anong ibig sabihin? Eh, baka mag-drop out ka na lang, huwag ka na mag-high school, magtrabaho ka na, kailangan mo ng pera. O huwag na lang yung pangarap ko, magpapamilya ako, mag-aanak na lang ako, maagang-maaga, may pamilya ka na. So wala ka ng choice. Naipit ka na doon sa pagkikita ng pera. Paano? Nagulo na yung buhay mo. So pera ba agad o gusto mo magtanim para makita, mag-try kung saan lalabas yung pinakamagaling mo. Diba? Malabas mo yung growth mo. Number four, ano ba, what are your life circumstance? Ano bang baraha binigay sa iyo ng Diyos? Pinanganak ka bang may pera? O baka doon. Anak ka ba ng politiko, ng mayaman? O mahirap lang ba tayo? Dulan ba tayo sa barong-barong? Diba? Pwede rin yon. Hindi porke mahirap ka at talagang kawawa, eh, hindi na maganda. Minsan, maganda nga mag-start sa baba eh. Maganda mag-start sa baba. Ang sarap umakyat. Oo, ako nga sa pamilya namin, ako nga una nag-doktor. Sa akin, ako lagi first eh. Kami na, puro businessman na kami. So maganda ikaw nag-i-start. So makukuha mo sa sipag yan. Ano yung baraha binigay sa'yo? Kahit walang-wala, okay lang yan. Mag-umpisa tayo doon. Number five, ito napakahalaga. Intuition and daydreaming. Ano kutub mo? Ano kutub mong God's will sa buhay mo? Mahirap mahulaan, pero unti-unti makikita mo yung clues eh, na nangyayari sa universe, sa buhay mo. Alam niyo yung mga sikat na tao, successful, puro daydreamer yan ng mga bata. Nakaupo lang, nananaginip. Like si Elon Musk, nananaginip siya pumunta sa Mars. Yung iba, nananaginip maging champion o maging sikat na singer. Diba? Nananaginip kasi dyan umaandar yung utak nila eh. Diba? Ako, puro lagi akong daydreamer. Bakit ganito? Ba't hindi ganito? So, ano intuition? Anong daydreaming? Ano yung tingin mong pangarap mo na? Anong purpose mo sa buhay? Diba? Pwede ka magdasal to. Hindi agad-agad mahanap pa, pero may mga clues. Number six, ito mga tips natin. Siyempre, pag sa buhay natin, maraming negatibo, maraming talo, 'di ba? Wala namang singer na nag-hit agad eh. Wala namang nag-post viral agad eh. 'Di ba? Wala namang nag-boxing champion agad eh. 'Di ba? Lahat naman may talo, may pahiya, kinukutya. So gamitin mo 'yung mga negative at trial sa buhay mo. Lahat may mabigat na trial. Yung trial ang magpapalakas sa iyo. Ako, dumaan ako sa 13 years depression. Hindi nyo alam, grabe. Major depression yung akin. Naka-psychiatrist, anti-depress. At wala akong kaibigan, isa. Oo, grabe, grabe. Kaya nung na-feel ko, gano'ng kahirap maging mag-isa, nawala lang yung depression ko sa pagtulong. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ako. 30 years na kami tumutulong ni Doc Lisa. Kaya talagang matigas ulo ko. Kita niya, very steady si Doc. Kahit ano sabihin ng mundo, wala ako paki, alam ko tama ginagawa ko. Sure ako dito. 30 years ko na ginagawa itong pagtulong. Malinis, hindi corrupt, maayos. That's the best para sa akin. Bakit hindi ako nagbabago. So ano yung negative sa buhay mo, dyan mo makukuha yung tigas. Yung tigas na hindi ka nababali. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, alam mo yung corrupt, alam mo yung maayos. Number seven. Maghanap ka ng mentors.
may mga teacher darating sa buhay mo. Ano mga teacher na to? Sabi nga, when the student is ready, the master will appear. Pwedeng may darating sa iba ka teacher mo, kaibigan mo. Meron na silang masasabi, malilihis ka sa tamang lugar. Malalagay ka niya. Like ako, wala naman ako hilig dito sa pag-magsasalita. Siyempre, nag-doktor ako, gusto ko maggamot eh. Eh, sinabihan ako ng isang doktor na mentor ko, si Dr. Rafael Castillo. Sabi niya, Willie, magsulat ka sa dyaryo. Sumusulat ako. Sabi ko, ano sulat niya? Marunong magsulat. Hindi, magsulat ka. Marami ka matutulungan yan. So, sulat naman ako. Kakasulat. Okay, one article, two article. Maabot ako ng 4,000 articles. Siyempre, sulat. Papunta na yan sa guesting. Papunta na yan sa TV at social media. So, merong magtutulong sa'yo along the way. Number 8, dapat tuloy-tuloy ang learning mo. Learn. Basa, aral. Improve sa sarili. Non-stop yan. Hindi pwede bulakbol. Bulakbol, easy lang, inuman lang. O, pwede naman, minsan-minsan. Pero may kasabihan, you need 10,000 hours para maging successful. Kahit anong bagay, gawin mong 10,000 hours, magiging magaling ka. O ito, pang 5,000 video ko na ito, hindi pa nga ako magaling. Pero medyo sanay na naman tayo. 10,000 hours yan. Talagang ganun kahirap, ulit ng ulit, doon ka masasanay. Okay? Number 9. Okay? Paano ko malalaman? Number 9 is subukan mo. Mag-trial ka, gawin mo. Ano yan? Let's say, sasabihin mo, hindi ko alam kung para sa akin itong career na to, itong course eh. Hindi ko sure anong course ang maganda eh. Course A o course B? Nursing ba o engineering? Alam mo, para maganda? Apply ka sa isa. Pag nagustuhan mo, let's say, yung engineering, di doon ka na. Ay, hindi ko nagustuhan, hindi ko kaya, hindi ko ha, di lipat ka sa iba. Malalaman mo pag tumalon ka na doon. Malalaman mo kung masarap yung pagkain, tikman mo. Malalaman mo kung mainit yung swimming pool o hindi, mag-swimming ka. Doon mo malalaman kung bagay sa'yo. Tapos, kahit hindi masyado successful, kung meron ka natutunan doon, tuloy-tuloy ka lang. Grade 1, grade 2, grade 3, pagaling ng pagaling. Kasi na-trial mo siya. Huwag yung duwag na ayoko na mag-try, huwag na lang, oh, boring na lang. Hindi po maganda yun. Try mo. And number 10, ito pinakamahalaga, trust in the timing. Matagal ang timing ng Diyos, ang timing ng buhay. Alam ko yung mga kabataan gusto nila, gusto ko malamang career ko, a purpose ko in 1 year, in 5 years, in 10 years. Minsan, hindi ganun ang bilang. Eh. Hindi 5 years, hindi 10 years. Eh. Minsan, 20 years, 30 years. Eh. Ganun katagal. Kasi iba yung timing ng Diyos, iba timing ng universe. Basta, kung ano tingin mo, tuloy ko lang na tuloy. So, yan ha. Tingnan nyo tong 10. Ulit-ulitin nyo. Saan ka malakas? Ano strengths mo? Saan ka masaya? Ano meron sa'yo? Life circumstance, di ba? Gamitin mo yung negatibo. Tapos mag-trial ka. Bigyan ko pa kayo. Lastly, 5 tips para maabot mo yung goal mo. 5 tips. Kailangan mo to. Pang-energy to eh. Number 1, you should believe you can. Tawag dito growth mindset. Naniniwala ka, kaya mong umangat sa buhay. Pag iniisip mo, wala kang kwenta, hindi ko kaya lahat, eh wala na. Umpisa pa lang, talo na. Naniniwala ka, dapat kaya mo, na deserving ka. Number 2, dapat may goal ka talaga. Kung ano man yung goal mo for the moment, sulat mo. Hindi makailangan eh. Short term, long term, sulat mo. Number 3, kailangan matuto ka magbigay. Kailangan marunong ka tumulong. You should know how to give back. Hindi pwede swapang. Mas mabait ka, mas matulungin ka sa ibang umaangat sa buhay, mas suswertihin ka. Number 4, kailangan matutong magpasalamat. Magpasalamat sa mga mentors na tumulong sa iyo, na na-inspire ka. Like ako dito sa social media, actually, tinitingnan ko dati si Dr. Gary C. 1990s, Dr. Gary C, radio and TV na siya. Doon, naka-idea ko eh. Pwede pala. Nung sumusulat ako sa libro, meron din doctor na writer noon. Ah, meron pala. Diba? I'm sure ngayon, sa Facebook, YouTube, kita mo, daan-daan na ang doctor vloggers natin. I'm sure meron din sila nakita sa atin, diba? It's nice to acknowledge na, ah, yung pala nag-umpisa. Konting pasasalamat sa nag-umpisa. Kasi nalagay ako sa direction. And number 5, dapat tuloy-tuloy ang pagbabasa
at pag-aaral sa mga tao na nag-i-inspire sa atin. Kung kanino kayo believe, sundan-sundan nyo lang, tingnan nyo lang buhay niya, baka meron kayong matututunan. Sana mahanap nyo po yung life's purpose nyo. Yan ang pinakamahalaga. O simple lang eh, tulong lang ako ng tulong. Non-stop ako. Hindi ako nakikinig sa mundo. Hindi ko inis. Yung comment, good comment, bad comment, it does not matter. Basta sa akin, dapat straight, dapat maayos. Ang goal ko ay hindi para sa mundo, para sa langit. Bahala na. Diba, gawin ko malinis at maayos, kahit Diyos lang nakakita, it does not matter. Basta alam ko, yan ang nagpapasaya sa akin, nakakatulog ako mag-isa, at least confident ako sa sarili ko, tama ang ginagawa ko. Diyan ka lang, pag meron kang ganyang tigas at peace of mind, diyan ka lang makakasurvive sa buhay dito, lalo na kung social media ang pipiliin mo. God bless po, sana mahanap niyo yung purpose niyo. Ulit-ulitin niyo yung 1 to 10, sulat niyo. Every month, every year, pabago-bago yan. Pwede kayo mag-diary. Good luck po. God bless.